Yes, ito isinawalat ng Department of National Defense na maghain na sila ng reklamo sa DOJ laban sa dalawang rebelde na binariktad ang militar sa media ng magpanggap na sumuko. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Inihayag ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Chidoro na nakapagsampa na sila ng perjury charges sa Department of Justice o DOJ laban sa dalawang aktivista na si Jad Tamano at Janila Castro. Ang pagsasampa ng reklamo ng Defense Department, nag-ugat yan sa pagbaliktad ng mga salaysay ng dalawa laban sa security forces. Matatanda na sa unang affidavit o sinumpaang salaysay ni Tamano at Castro, sinabi nilang kusa silang sumuko sa 78th Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines dahil sa gusto na nilang kumalas sa Kilusan at dahil sa panganib sa kanilang buhay. Pero sa isang press conference ng NTF Alcac sa Bulacan noong September 19, ay sinabi nilang dinukot sila ng security forces at sa pilitang pinasuko. Samantala, maliban sa perjury, sinampahan din daw nila ng iba pang reklamo, sina Tamano at Castro. And I was informed that subpoenas have already been issued against them for preliminary investigation, for perjury, and grave slander. I reviewed the case personally and I was convinced that they were lying. Ayon kay Chidoro, hindi itotolerate ng ahensya ang ginawang pagbaliktad nila Tamano at Castro, lalo na't marami anyang testigo kasama ng amain ng isa sa mga aktivista. Kaya pinailan namin ang criminal offense. Dahil gusto namin turuan ng leksyon na hindi pwedeng pinupiruin ito at tramatramahin ito. Kung galing lang sa salita ng sundalo ang statement, paimbestigahan ko na katototob yan. Pero ang mga statement galing sa testigo, hindi lang sundalo, pati ang amain ng isang student, si Jed, ang amain niya, gumawa rin na affidavit. Napakaraming testigo, pati yung PAW lawyers. So, hindi lang salita ng sundalo to. Maraming testigo. Kaya sigurado ako. Samantala, inihag naman ni Senior State Deputy Prosecutor Attorney Richard Fadulyon na magsisimula na sa susunod na linggo ang preliminary investigation ng DOJ sa mga naturang reklamo ng DND. Samantala, inihag naman ni Chidoro na humina na ang malaki na ang nabawa sa pwersa ng teroristang grupo na CBP, NPA, NDF at sa iba pang rebelding grupo. Pero anya, hindi raw sila magpapakampante. Ito naging pahayag ng kalihim, kasunod na rin ang naranasan ng ibang bansa sa mga nakalipas na mga linggo. We have to be on guard kasi the smaller they are, the more propensity for them to make a bigger statement in foolishness and other stuff, no? So we have to never bring our guard down in any threat, no? Internally or externally, just like the experience of other countries in the recent week. I was talking to General Broner yesterday. He came from Marawi. And he gave the commanders on the ground. Sa ngayon, sinabi naman ng defense chief na wala pa itong namomonitor na pagpasok ng foreign elements sa Pilipinas. Para sa Diyos at Pilipinas ko, mahal, Mark Gonzalez, SMNI News. Ayun, mga kababayan, kasama na po natin si Ma'am Noreen Marie Badoy. Ma'am, pagbati ninyo at direkta natin pag-usapan yung dalawang punto na nasimula namin ni Brother Franco. Una, yung pahayag ni Senator Cayetano na very alarming ang level of cybersecurity attack sa Pilipinas in key agencies natin, ma'am, including security sector agencies natin na threatened na. At pangalawa, ma'am, itong pagsampana ng criminal cases doon sa bumaliktad at ginamit na instrumento ng CPP, NPA, NDF para sana ipahiya ang government, lalo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Subalit sila po ay nabuking at ngayon pinailan na ng kasong perjury among others sa Department of Justice. Your comment, ma'am Noreen. It's a very strong signal from government yung itong ginagawa ng DND, and we applaud it. Finally, no, kasi itong mga CPP, NPA, NDF na ito, matagal na nilang ginagamit itong ganitong klaseng yung pambababoy sa gobyerno, yung pagkawalang respeto na
binabaliktad nila and harapan and very ano very brazen no yung pagsisinungaling sa gobyerno at sinet up pa talaga. So they wasted a lot of time tapos ibinintang sa gobyerno. So it's a very strong signal to the CPP, NPA, NDF that all those things that you used to do before will no longer be tolerated by government and it's no longer working. Correct. So that's a wonderful, wonderful signal and it's a very good and important step that the DND has finally taken and we applaud them and we are behind them. Correct. In this, no? And about naman that SIM card registration, si Raul Manuel naman kasi, lahat naman kasi yan gagawin niya eh. Kung anong inutos ng CPP, NPA, NDF sa kanila. Kasi talaga si Raul Manuel, ano yan eh, talagang utusan niya ng CPP, no? Ng Central Committee. So, yung sinasabi niya na yan, ay isusulong talaga yung recruitment, yung extortion, no, yung pag kasi napakahalaga nung SIM card na yan sa mga teroristang organisasyon. And that registration is really going to it has cut down the crime. So the numbers are really wonderful. The results are already in. So itong ginagawa ni Raul Manuel, it's not a surprise. Talaga he's just doing his job as an urban operative and we hope that the government doesn't listen to this urban operative and apart from that, take it further, file cases against this guy and put him behind bars. Exactly.